Mga kapatid, sa pananampalataya, maganda pong talakayin natin ngayon ang tungkol sa riba. Riba, patubuan. Marami po ang mga Muslim, baguhan o datihan, na hindi pa po nila alam ang tungkol sa gaano kaseryoso na kasalanan ang riba. At mayroon din mga datihan ng mga Muslim na alam na nila ang riba, ngunit nakakalimutan nila ang bigat ng kasalanan ito. Kaya kailangan muli natin iparating sa inyo. Marami po ang klase ng riba, 72. Ngunit kakapusin din ang oras, kahit lima lang. Banggitin natin, kahit lima lang. Number one, na riba. Mangutang, alimbawa 5-6, mangutang kalimbawa sa Bombay, 5-6, 5,000, magiging 6,000. Ito po ay riba. May patubuan. Ano mang inutang mo na pera, na may patong na pera, ito po ay riba. Ano pang klaseng utang? Halimbawa po, ikaw ay mag-loan sa bangko. At papatawang ka ng 5% halimbawa. Nag-loan ka sa bangko, yan din po ay riba. Walang bangko na malulunan mo rito sa Pilipinas na walang tubo. O kaya kapatid ay ang pension ng tatay mo. Halimbawa tatay mo patay na. O kaya nanay mo. Yung kanilang pension ay mag-loan ka sa anumang financial institution para advance na makuha mo ang sahod ng tatay mo, pension ng tatay mo. Yan din po ay riba. Dahil walang magpapautang sa iyo kapalit ng pension ng tatay mo, nanay mo, nang walang pataw na interest. Riba din po yan, kapatid. O kaya mag-loan ka na ang iloloan mo yung sahod mo. Pumunta ka sa financial institution, isa ahente ng pautangan. Sabi mo, ito ang sahod ko kada buwan. Mag-loan ako ng sahod ko. Bumayag siya, tuwan-tuwa siya. Pero may pataw po na interest. Lahat po ng scholars sa buong mundo, nagkakaisa na anumang utang na inutang mo na salapi, na may pataw na salapi din, interest, pataw, ito po ay riba. Nagkakaisa mga scholars, lahat po ng scholars. Mismo ang mga non-Muslim na eksperto sa banking, sasabihin nila sa iyo na ang tawag niyan usury, patubuan. At sa atin sa Islam, ito po ay bawal. Maging sa Biblia, bawal din yan. Kaya lang hindi sinusunod ng mga kakristyanuhan. Ngayon, ano pong parusa? Isa-isahin natin yung mga parusa. Baka sakali na ikaw ang nagumagawa ng riba, halimbawa 5-6 sa Bombay, baka mapigilan ka na ngayon. Isa sa mga parusa, sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim, ba'da, a'udhu billahi minas saytanir rajim. Alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu as-shaytanu min al-mas. Malapit-lapit na pagkahulugan. Ang mga yaun na kumakain ng riba ay hindi tatayo. Tinutukoy na tatayo sa araw ng muling pagkabuhay. So, mula po sa mga puntod natin, tatayo tayo, magsisipagtayuan tayo sa araw ng muling pagkabuhay. Yun ang tinutukoy, araw ng muling pagkabuhay. Ulitin natin. Ang mga yaon na kumakain ng riba ay hindi tatayo. Maliban sa tulad sa pagtayo ng isang taong nabaliw sa kulata ni Satanas. Allahu Akbar, subhanallah. Nakakita na kayo ng nabaliw na sirang utak dahil sa torture. Halimbawa, mga political prisoner. Halimbawa, makulungan ka sa North Korea. Mapaginalaan ka nila sa North Korea na spy ka ng Amerika. Tuturturing ka nila. Bago ka nila ibalik sa Amerika, baliw ka na. Mayroon mga ganyan na news. Makikita niyo sa YouTube. Ayon kay Ibn Abbas, radiyallahu an,
tafsirnya dito sa binasa natin na aya. Ayon sa kanya, sa araw na muling pagkabuhay ay bubuhayin sila na mga baliw at mga nangingisay. Alam niyo epileptic, yung nangingisay mama, katulad niya aabutin ng mga yaon na kumakain ng riba. Sila po ay paparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang akala ng Muslim, lalo na kung negosyante, kapag umutang ng 5-6 sa bombay, giginhawa ang buhay. Eh, hindi po. Nag-i-illusion ka lang, kapatid. Hindi ka giginhawa. Dito pa lang sa mundo, kalbaryo na abutin mo. Ano pa kaya sa kabilang buhay? Kapatid, sa pananampalataya, huwag kang magpadaig sa udyok ni Satanas. Isa pang parusa. So, unang parusa, binasa natin kanina. Tatayo sila na parang mga baliw. Susuray-suray. Parang mga epileptik. Tatayo sa muli, sa araw ng muli pagkabuhay na sila ay parang mga baliw. Na baliw sa kulatan ni Satanas. Pangalawang parusa. Nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panaginip. Alam ninyo, ang mga propeta, isa sa kaparaanan ng revelasyon ay panaginip. So kapag mayroon silang mayroon sa kanila ibibigay ng Allah na utos, minsan ipinapadaan sa panaginip. Katulad kay Propeta Ibrahim, na panaginipan niya kinakatay niyang anak niya. So inuutusan siya nakatayin yung anak niya. Panaginip galing. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita niya sa panaginip paano pinaparusahan ang mga kumakain na riba. Mayroong isang mama na lumalangoy sa ilog. At sa tabi ng ilog, mayroong isa pang mama na nakatayo na marami siyang ipon gabundok ng mga bato. Itong lumalangoy, kapag napagod siya lumangoy, pupunta siya sa tabi ng ilog at ibubuka ang bibig. At itong nakatayo na mama, kukunin yung bato, ipapasak sa kanyang bibig, lalangoy muli. At pag napagod, balik na naman. Bubukan naman ang bibig, papasakan na naman ng bato, lalangoy muli, paulit-ulit. Allahu Akbar. Yan ang isa na parusa. Bakit? Dahil ang kanilang katwiran, itong mga tao na ito, na mga kulang sa kaalaman, ang kanilang katwiran ay anila, ang negosyo, kalakal, business. Parang riba rin yan, anila. Binili mo itong cellphone, halimbawa, binili mo 5,000, ibenta mo 6,000, oh, di parang riba rin yan. Yun ang katwiran nila. Allahu Akbar. Kaya sila paparusahan eh. Dahil iba ang kalakal, buy and sell, iba po ang magpautang ka na may tubo. Iba ang negosyo, iba ang kalakal, iba ang buy and sell, yan ay allowed sa Islam, ipinapahintulot. Ngunit ang magpautang ka na mayroong patong na interest, yan po ay bawal, yan po ay haram. Sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْءُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْءُ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Malapit-lapit na pakahulugan. Yan ay sapagkat sinasabi nila, ang kalakal ay para lamang tulad ng riba, samantalang ipinapahintulot ng Allah ang kalakal, ngunit ipinagbabawal ang riba. Allahu Akbar. Ito mga kapatid sa pananampalataya ang pinaka-iniingatan dapat ng Muslim. Wala kasi ganong nagkukutba tungkol sa riba kaya hindi nalalaman ng mga Muslim ganon to kabigat na kasalanan. Okay, tapos na tayo sa mangutak, mag-loan. Dumako naman tayo sa pangalawang punto. Napakarami po ang sablay rito sa pangalawang punto. Car loan, housing loan. Umutang ka ng sasakyan, umutang ka ng bahay, may riba ba? Walang riba. May mga nagsasabi at mga may kaalaman pa, mga graduate pa sa abroad, na kapag sa nila mag-loan ka ng kotse, walang riba yan, basta magbayad ka lang na maayos, na wala kang penalty. Aha, makinig ay mabuti. Recorded itong kutba natin. Recorded pa. Recorded ang video. Recorded pa ng audio. Itong audio, i-upload natin sa YouTube, insyaAllah. At yung video, i-upload ng ating kapatid.
Ibig sabihin, recorded. Hindi ka pwede magsalita rito ng barabara. Hindi ka pwede magsalita rito ng hula-hula. Recorded. O, ito, makinig kayo mabuti. Paano ang Carlon magiging riba? Ito. Halimbawa, ako yung maglo-loan ng sasakyan. Halimbawa, pupunta ako sa car dealer. Sasabihin ko sa car dealer, ito gusto kong kotse. Magkano? Bibiliin ko, hulugan. Ang isasagot sa akin ng car dealer, mayroon ka bang financier? Sabi ko, ano financier? Financier, magpipinance ng utangin mo. Wala po ako. Maghanap ka ng financier. Hindi problema. Kami ang may financier. Sasabihin ng car dealer, kami may financier, sila magpipinance ng sasakyan mo. Ibig sabihin, ang magbabayad sa sasakyan mo ay bangko. Bangko ang financier. Sasabihin ng brother, bro, saan ang riba doon? Yung bangko, binili niya yung sasakyan, ibininta sa akin. Mabuti kung ganoon. Mabuti kung ganoon ang bangko, bayansin. Walang bangko na bayansin. Ang tawag sa bangko, financer. Magkaibang financer sa bayansin. Saan pumasok, bro, ang riba? Ganito po, ang pinakamekanismo kapag maglo-loan ka ng sasakyan o kaya maglo-loan ka ng bahay. Sasabihin ng bangko, ako ang bibili ng sasakyan na gusto mo. Babayaran ko. Babayaran mo naman ako, sabi ng bangko, na may patak. Saan ang riba rin mo? Ibinili niya para ibenta sa akin. Hindi ganun eh. Hindi ganun ang mekanismo. Basahin niyo yung kontrata. Ganito nakalagay sa kontrata. Pauutangin ka ni bangko. Halimbawa, ang halaga ng kutsi, 1 million. Pauutangin ka ni bangko ng 1 million. Pesos. Pera. Napipirmahan mo na babayaran mo halimbawa ng 1.2. Halimbawa lang. 1.2. 20%. Halimbawa, babayaran mo ang kanya ang pera. Pauutangin ka ng bangko ng 1 million, pero hindi niya sa ibibigay ang 1 million. Kanino niya ibibigay ang 1 million? Sa car dealer. Pinautang kanya ng 1 million na ibinayad sa sasakyan, car dealer, para ibigay siya ng car dealer ang sasakyan. Anong tawag ron? Ha? Tiyan, isipin mo buti, anong tawag roon? Pinautang ako ng bangko ng 1 million na ibinayad, hindi niya ibinigay sa akin yung pera, baka tumakbo ako. Ibinayad ng bangko sa may-ari ng sasakyan para ibigay nila sa akin ang sasakyan. Ako ang umutang sa kanya ng 1 million, hindi po ang car dealer ang umutang ng 1 million. Ako ang umutang ng 1 million. Hindi nga lang pinahawakan sa akin ng 1 million. Ibinigay sa car dealer, para car dealer, ibigay sa akin ng sasakyan. Ano ang tawag niya? Ano? Sige nga. Riba. Riba ang tawag niya. Allahu Akbar, Subhanallah. Saan ang katibayan mo, bro? Na ganong klaseng transaction ay riba. Napakalinaw. Pinautang ako ng bangko ng 1 million. Pinautang niya ako ng 1 million na ibinayad niya sa car dealer para ibigay sa akin ng car dealer ang sasakyan. Ang tawag roon po riba, ito basa. Ito pang hatol ng Fatawa Islamiyah, pinakamalaking scholar sa buong mundo, grupo nila ito, Fatawa Islamiyah, volume 2, Fatawa number 412. Pwede niyo tuktokin yan. Recorded to, pwede niyo i-double check sa internet. Ito ang kanilang hatol. Haram para sa Muslim na umutang ng ginto, silver o pera mula sa isang tao sa batayang babayad siya ng higit sa kanyang inutang, maging bangko man o sino man ang nagpautang, dahil iyan ay riba na siyang isa sa pinakamasaklap sa mga mortal na kasalanan. Alinmang bangko ang gumagawa ng ganyang transaksyon ay bangkong makariba. Saan pumasok roon ang pagiging haram ng car loan? Pag tinignan mo yung mekanismo, kasi hindi mo tinitingnan eh. Hindi mo binabasa eh. Ang mekanismo ng car loan, si bangko na financier, pinautang ako ng 1 million, halimbawa. Pero salip na ibigay sa akin, ibinigay sa car dealer ang 1 million. Nababayaran ko naman kay bangko ng hulugan. 12 months, 24 months, 36 months, nang may patong. Anong tawag? Riba. Kung
si bangko, binili niya yung sasakyan, pagkatapos dinala sa kanilang bodega, at pumunta ako sa kanilang bodega, at sabi ko, bibiling ko ito bangko. Sabi ng bangko, ito ang kanyang presyo, hulugan. Ang bangko, nag-buy and sell. Pwede sa atin, buy and sell. Hindi po siya buy and sell. Napakalinaw na ang tawag sa kanya, financier. Siya ang nag-finance ng binili kong sasakyan sa pamagitan ng pinautang ako ng pera na ibinayad sa kardilyar para makuha kong sasakyan. Ang tawag po rin, mga kapatid, riba. Ngayon, ano ang parusa? Dan nakadalaw natin yung parusa o pangatlong parusa. Baka sakali magbagong isip, magtauba ka na ngayon. Pangatlong parusa, ito ang pinakamatindi na parusa. Pangatlong parusa po, ikaw na kumakain ng riba, nagbabayad ng riba, ikaw na kumukolekta ng riba, ikaw po ay kakadigmain ng Allah. Sino man ang kadigmain ng Allah? Ibig sabihin, ng digmaan, kagira, kagira ng Allah. Sino man ang kagira ng Allah? Saan ka pupulutin? Ito, basa. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Chapter 2 verse 278 Quranul Karim. Pakai double check. O kayong mga nananampalataya, katakutan ninyo ang Allah at bitawan anong natira sa inyo mula sa riba, mula ngayon kung kayo ay talagang mga nananampalataya. Karuntok. Fa in lam taf'alu fa'dulu bi harbin min Allahi wa rasulih. Ngunit kung ito ay hindi ninyo gagawin, hindi mo hintuan yung riba. Ngunit kung ito ay hindi ninyo gagawin, ay humanda kayo sa isang digmaan laban sa Allah at sa kanyang sugo. Digmaan. Yun nga lang, may kalabang ka sa kabilang barangay eh. Hindi ka na makatulog eh. Ano kaya kung ang kalaban mo mismo ang Allah? Allahu Akbar, Subhanallah. Punto numero 3. Nagbayad ka ng late dun sa hulugan, may penalty. Sabi kasi ng iba na bro, papasok lang ang riba sa binili mo yung sasakyan kung malate ka magbayad. Eh ngayon sabi niya, ang gagawin ko, pipirmahan ko yung 24 na cheque. Kung 24 months bayar, 24 na cheque, pipirmahan ko niya, ibigay ko sa bangko, tapos huhulugan ko buwan-buwan. Oh, wala akong penalty, wala akong interest, wala akong riba. Sabi niya, ha, yan ang akala mo. Akala mo lang yun, wala kang riba, Subhanallah. Kapatid sa pananampalataya, kahit na hindi ka pa magmintis, maghulog, riba pa rin. Ano bang pinirmahan mo? Anong pinirmahan? Nakalagay sa pinirmahan mo na umutang ka sa bangko ng halaga, halimbawa 1,000,000, na babayaran mo ng halagang dagdag. Halimbawa, 100,000 din dagdag. Okay, 200,000, 1.2. 1 point na yun. Pinirmahan mo, kontrata na riba. Pangalawang punto. Kasama sa pinirmahan mo na kapag nagkamalikat, nagmintis ka magbayad, papatawan ka ng dagdag na interest. Dalawang kontrata ng riba. Kahit na hindi ka pa sumablay, magbayad, pinirmahan mo. The fact ay, pinirmahan mo. Pinirmahan mo ang kontrata ng riba. Kahit na hindi ka pa magriba, pero pinirmahan mo. Sasaksi ang kontrata na iyan. Yang papel na pinirmahan mo, sasaksi sa araw ng paghuhukom na pinirmahan mo ang kontrata ng riba. Ay may pananagutan ka na sa riba. Nakita mo? So hindi ka lulusot dito, kapatid. Doon nga lang sa pinautang ka ng bangko, wala ka nalusot eh. Yung mekanismo, paano ka, ang bangko, pinansyer ng sasakyan. Pautangin ka ng pera na hindi ibibigay sa'yo, kundi ibibigay sa kardilyer. Para ibigay siya ng kardilyer ang pera. Hindi ang kardilyer ang pinautang ng bangko, ikaw ang pinautang ng bangko ng pera na may patong na babayaran mo 24 months, 36 months, 12 months, depende sa kontrata. Riba po. Allahu Akbar, Subhanallah.
Alam ba niyo mga kapatid sa pananampalataya, gaano kabigat ang riba? Oh, nakailang parusa na tayo? Tatlo, pang-apat na parusa. Baka sakali mataon ka na ngayon, pang-apat na parusa. Pang-apat na parusa! Ano ang nakalagay? Ikaw na gumagawa ng riba. Basa. Hadithi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-riba ithnani wa sab'una baban adnaha mithlu ityan ar-rajuli ummahu. Malapit-lapit na pakahulugan. Ang riba ay may 72 pintuan. Ibig sabihin, 72 paraan para makapasok sa riba. Ang riba ay may 72 paraan. Ang pinaka-minus, ang pinaka-minus sa mga ito sa kasalanan ay katulad ng isang lalaking nakikipag-sex sa kanyang nanay. Na'udhu billah. Narinig mo? Ganun katindi. Ang riba ay may 72 klase. At ang pinaka-minus na kasalanan, pinaka-minus na kasalanan sa riba ay tulad ng isang lalaking nakikipag-sex sa kanyang nanay. Allahu Akbar, subhanallah. Nag-get mo? Ibig sabihin po, itong riba po ay masamang-masama. Kaya lang hindi alam ng mga Muslim, bakit masama? Itinatanong ng mga non-Muslim, bakit ba bro galit na galit kayo sa riba? Ano ba dahilan? Okay, paliwanag ko sa'yo. Saglit, para maintindihan mo. Ang riba kasi ay economic injustice, economic oppression. Sinisiil, inaapak-apakan, inaapi ang mga mahihirap. Paano bro? Paano nangyari yan? Okay. Bakit ba ang mundo naghihirap? Bakit naghihirap tayo sa Pilipinas? Dahil po sa riba. Paano bro maging nangyari ng riba? Okay. Magkano na ang utang ng Pilipinas sa World Bank? Magkano na ang utang ng Pilipinas sa IMF, International Monetary Bank? Alam ko po yan mga kapatid. Yan ang pinag-aralan ko sa UP, economics. At saka political science. Bago ako pumunta sa da'wa, pinag-aralan ko sa UP, 2 kurso, economics saka political science. Alam na alam ko, papaano tumakbo ang ekonomiya ng bansa? Papaano? Umutang ang Pilipinas sa World Bank, sa IMF, magkano ng utang natin? Lagpas-lagpas na ng trilyones dolyaris. Hindi piso ha, dolyaris. Allahu Akbar. I-times mo ng 57. Subhanallah. Tubo pa lang ng utang natin, tubo pa lang, hindi pa yung principal na utang, tubo pa lang. Hindi natin kayang bayaran, hindi kayang bayaran ng mga anak natin, hindi kayang bayaran ng mga apo ng mga kapwa-apuhan natin. Palakas, palaki, ng palaki ang ating utang. At dahilan dito, tayo naghihirap. Paano bro? Paano? Paano? Linawin mo nga, paano tayo naghihirap? Okay. Sasabihin ng World Bank, sa gobyerno ng Pilipinas, kahit na sino pang umupo na presidente, hindi makatakas sa mandato ng World Bank. Sasabi ng World Bank, hoy, bawas-bawasan yung budget ng education para idagdag nyo sa bayad sa amin. Bawas-bawasan mo yung budget ng kultura. Bawas-bawasan mo ang budget ng agrikultura. Bawas-bawasan mo ang military budget. Lahat ng mga departamento ng Pilipinas, gobyerno ng Pilipinas, pagbabawasan ninyo, nang sa gayon may pambayad kayo sa amin. Sinong kawawa? Tayo. Taasan niyo ang dolyaris, ibabaan niyo ang piso. Sino kawawa? Tayo. Nagiging nagdurusa, hindi lang Pilipinas. Buong mundo, kasama ng mga bansang Muslim. Anong Muslim na bansa ngayon na mahirap na hindi may utang sa World Bank? Pakistan. Ano pa? Lahat ng bansang Muslim. Indonesia. Mga bansang Muslim na mga mahirap. Lahat yan may utang sa World Bank. At hindi ka pautangin ng World Bank ng walang interest. Riba. Ang dugo, laman, buto ng ekonomiya ng bansang Muslim ay riba. Na alam natin. Ang riba, pinaka-major sa lahat ng kasalanan. Pinaka-minus na kasalanan sa riba. Ang lalaki parang nakikipag-zina sa kanyang nanay. Ganun katindi. Kaya ito ipinagbabawal sa atin ng mga Muslim. Inaapi ang mga mahihirap. Inaapak-apakan ang mga mahihirap. Yumayaman ang mga bangko. Lalong nagiging hikahos ang mga maralita. Ganyan kung bakit bawal na bawal sa Islam ang riba. Punto numero 4. Maraming gumagawa nito.
hintuan na ninyo to. Yang nabanggit natin na tatlong punto, hintuan na ninyo yan. Konto, punto numero 4. Sanla tira. Riba sa sanla tira. Halimbawa, maraming gumagawa niya. Makinigay mabuti. Halimbawa, meron akong bahay. Sabi ko, bro, isasanla ko sa iyo bahay ko 100,000 pesos. Saka muna ako bayaran pag mayroon ka ng 100,000 pesos. Ito ang bahay ko, isanla ko sa 100,000 pesos, tirahan mo ang bahay ko libre. Huwag ka na magbayad, libre. Ano na tingin? May riba o walang riba? Maraming gumagawa nito. Ang daming gumagawa nito. Dahil sa kamangmangan, hindi mo alam riba. Sinabi ko, 72 ang klase ng riba. At hindi alam ng mga Muslim. Riba ang sanla tira. Bakit riba ang sanla tira, bro? Eh, 100 ang inutang niya sa akin, ang ibabayad niya 100,000. O wala naman tubo, saan ang riba doon? Allahu Akbar, subhanallah. Kaya ba kailangan ng kaalaman eh? Okay. Halimbawa, yung bahay ko na isinanla ko sa iyo, kung pauupahan ko ay 5,000 kada buwan. Halimbawa lang. 5,000 kada buwan, tinirahan mo ng 10 buwan. Tumubo ka na ng 50,000. Tinirahan mo ng 20 buwan. Tumubo ka ng 100,000. Allahu Akbar, ilang taon mong tinirahan yung bahay ko? Hindi ako makabalik sa bahay ko dahil mayroon akong utang sa iyo. Injustice. Kung totoong ikaw ay makatarungan, pag natirahan mo ng 20 buwan, ibalik mo na sa may-ari. Sabi mo sa may-ari, bro, nakuha ko ng 100,000 ko. Sa pagtira ko sa bahay mo na 5,000 kada buwan ng upa, 20 months, nakabayad ka na. Ito ng bahay mo, bro, kunin mo. Walang gumagawa niyan. Sino gagawa niyan? Walang gumagawa niyan. Tandaan mo, nakatira ka sa bahay na riba. Sasakyan mo riba. Bawat pulgada ng iyong bahay, bawat pulgada ng sasakyan mo na riba, bawat segundo na itinira mo sa iyong bahay na riba, itutupok sa iyo sa impyerno, Apos. Bro, paano mangyari yun? Eh, nagkasundo kami. Hindi ko naman siya pinilit eh. Oh, isinanla niya sa akin ang bahay niya. Hindi ko siya pinilit. Kusa siya ang pumunta sa akin. Isinanla ko. Isinanla niya sa akin ang bahay niya. Oh, nagkasundo kami. Saan ang kasalanan doon? Wala namang pilitan eh. Nagkasundo kami. Saan ang kasalanan doon, bro? Ano ka? Ano ka sinuswerte? Basta ba nagkasundo, yung major sin nagiging halal? Ganun ba? Kasi nagkasundo kami. So dahil nagkasundo kami, ang haram naging halal. Allahu Akbar, subhanallah. Halimbawa, lalaki at babae hindi mag-asawa. Nagkasundo, hindi lang nagkasundo, nag-iibigan. Pumasok sa motel. Anong gawin sa motel? Nagzina. Sa tingin mo, dahil nagkasundo sila para magzina, nawala ang kasalanan ng zina? Hindi po. Mananatili pa rin na major sin. Yang bahay na isinanla sa na tinirahan mo, manatili na major sin. Bro, hindi ko magits, bro. Paano nangyari yun? Okay, ulitin natin. Ano mang utang na umani ka ng pakinabang na nagpautang, nakagawa ka ng riba. Isinanla ko siya yung cellphone. Isinanla ko siya yung 1,000. At ginagamit kong cellphone ko. Yan ang pakinabang mo, ginamit mo. Isinanla ko si bahay ko at tinirahan mong bahay ko. Yan ang riba, yan ang interest. Pakinabang. Pinakinabangan mo. Saan ang katibayan mo, bro? Basa hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu qard jarra manfa fa huwa riba. Lahat ng utang na umakay ng pakinabang ay riba. So yung bahay na isinanla ko sa iyo na pinakinabangan mo na 1 taon, 2 taon, 5 taon, lahat yan itutupok sa iyo at sa pamilya mo sa impyerno, apoy, dahil riba. Paliwanag? Sige. Last, panglima. Pinakakumon na riba
sanla sa phone shop. Sanla sa phone shop. Sabi ng mama, alam ko yan bro na riba ang sanla. Kasi minsan nga eh, pagbigay sa'yo ng pera, may bawas na 5% eh. Hindi na hintayin isang buwan, kundi mismo pagka-release ng pera, mayroon na kagad bawas 5%, tubo kagad, mayroon na kagad riba. Mayroon na may ibang mga phone shop na pagkaroon na isang buwan kapag babayad ka na, saka may bawas na 5%. Bro, ang gagawin ko bro, anya. Sabi niya, ang gagawin ko bro, hindi ang intention ko sanla, ang intention ko bro, benta. Itong cellphone na ito bro, kunyari sa sanla ko, pero hindi ko natutubusin para wala akong riba. Ano? Sa tingin, may riba o walang riba? Kapatid, sa pananampalataya, basahin mo ang kontrata pinirmahan mo. Ano bang pinirmahan mong kontrata? Benta o sanla? Ano nakalagay sa sanla? May patong na interest o walang patong na interest? May patong na interest. Kahit na intention mo ay benta, ngunit pinirmahan mo ang kontrata ng riba. Pinirmahan mo ang kontrata ng riba na sasaksi sa araw ng paghuhukom na kontrata ng riba. Pinirmahan mo, nakagawa ka pa rin kapatid ng riba. Wala kang ligtas. Riba pa rin. Allah. Nawa, ito ay naging malinaw po sa atin. Hindi ito kinukutba ng mga kapatiran natin. Kung hindi mo mag-gets yung ating khutbah dahil mabilis, ito po naka-record. I-upload natin sa YouTube. Pumunta ka lang sa ating YouTube channel, Gimba Sermon, at hanapin mo yung pinaka-latest. InsyaAllah, ating i-upload ito bukas. Barakallahu li walakum fil Qur'anil adhim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. وتقبل منه ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Mga kapatid sa pananampalataya, maaaring sasabihin mo, bro, ako na nga itong biktima, ako na nga itong naghirap, kaya ako nakapagsanla. Saan latira? Ako na nga itong biktima bro eh. Paparusahan pa ako. Mukhang unfair naman bro. Mukhang injustice naman. Allahu Akbar, subhanallah. Paano masabi ng justice? Hadith mismo ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaw na tumanggap ng riba, ikaw na nagbigay ng riba, ikaw na sumulat ng riba, ikaw na saksi sa riba, lahat kayo sa maranaw po, pimurkaan Allah, laan Allah, na mas matindi kapag iminaranaw mo, kapag po itinagalog mo, hindi masyado masakit, sinumpa ng Allah, wasaki ng Allah. Pero kapag minaranaw mo, pimurkaan Allah. Allahu Akbar. Basahin ko sa inyong hadith. Laan Allah, sa maranaw po, pimurkaan Allah. Napakasakit na salita ito. Sa Tagalog, sinumpa ng Allah, winasak ng Allah, wasaki ng Allah. Ganyan. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibah. Hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi mo injustice, sabi mo unfair, hadith na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Galing mismo sa Panginoon, paano maging injustice? Basa, malapit-lapit na pakahulugan. Sumpain nawa ng Allah ang sinumang kumakain ng riba, ang sinumang nagbabayad ng riba, ang dalawang mga saksi nito at ang sumulat nito. Sa isa pang hadis, hum sawaun, pare-pareho sila sa kasalanan. Allahu Akbar. Kaya kung ikaw halimbawa empleyado sa makariba na institusyon, halimbawa 5-6 pautangan na institusyon at ahente ka,
ahin tika para maghanap ka ng pautangin, ahin tika para manguleksyon, o kaya pinakamadali, nagtatrabaho ka sa bangko na makaribar. Itong hadith, lahat kayo sabit. Kaya kung ikaw man ay nagtatrabaho sa bangko na makariba o nagtatrabaho ka sa financial institution na nagpapautang na mayroong patubuan, mag-isip-isip ka na ngayon at maghanap na ibang trabaho. Pwede pa. Pwede pa magtauba. Hanggat hindi pa dumarating ang kaluluwa mo rito at mamamatay ka na, pwede ka pa magtauba. Ngayon, sagutin natin yung tanong. Bro, paano yun? Ako na nga ang biktima eh. Ako na nga ito yung naapi eh. Ako pang paparusahan? Kapatid, kumbaga sa krimen, kunaiban to the crime, kapartner ka, kasama ka sa mortal na kasalanan. Kung hindi ka nagpariba, sino magririba sa'yo? Kung hindi ka nangutang sa Bombay ng 5-6, paano ka mariribaan? Ikaw, hindi ka biktima. Kung hindi, kunaiban to the crime. Ikaw ay kasama. Inaalaw mo ang sarili mo, pinapahintulutan mo ang sarili mo na maging kasangkapan ng negosyong riba na ang mga yumayaman ay ang mga dambuhala ng mga global businesses. Bawal na magtulungan tayo sa gawain na makasalanan. Bawal na magpartnership tayo sa mga gawain na paglabag sa kalooban ng Allah bilang katibayan. Sinabi niya mismo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan wattakullaha innallaha syadidul iqab. Ngunit huwag kayong magtulungan sa isa't isa sa kasalanan at paglabag, at katakutan ninyong Allah. Katotohanan, ang Allah ay maigpit sa pagpaparusa. Eh anong gagawin ko bro? Nakagawa na ako ng riba. Nailoan ko na ang pensyon ng tatay ko. Ha? O kaya nailoan ko na yung aking sweldo. Nakapagriba na ako bro. Anong gagawin ko? Allah. Walang kasalanan na hindi kayang burahin ng tauba. Basta totohanan na ikaw ay magtauba at talikdan mo na, magtauba ka, hintuan mo na, patatawarin ka ng Allah. Ngunit kung hindi mo hihintuan, patuloy ka pa rin. Ngayong alam mo na gano'ng katindi na kasalanan, alam mo na ang warning ng Allah, hindi mo pa rin hintuan, hindi ka lang matutupok sa apoy, kundi matutupok ka sa apoy forever. Basa. Para maintindihan mo mismo, ang Panginoong Allah mismo ang nagsabi, فَمَنْ جَاءَهُ مَوْئِذَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Pagkatapos, sino man ang huminto na rito sa riba, matapos matanggap ang babala mula sa kanyang Panginoon, hindi paparusahan sa nakaraan, ang kanyang kaso ay nasa Allah. So kapag hinintuan mo na ang riba, kapatid, at nagtawba ka na, hindi mo na binalik-balikan. Quran mismo, ang Allah mismo nagsabi na ikaw ay kanyang patatawarin. Ngunit, hindi ka huminto, patuloy ka pa rin sa Bombay 5-6, yung mayaman ng mga Bombay. Patuloy ka pa rin sa kaluluan sa bangko ng riba. GSIS, SS, magluluan ka sa SS at kung saan saan financial institution, patuloy pa rin nagluluan ka. Eto, pakinggan mo, karugtong na aya. Hindi lang po apoy, apoy forever. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ngunit sino man ang manumbaling sa riba, sila ang mga yaon na mananahanan sa apoy. Mananahanan sila roon, magpawalang hanggan. Forever. Verse po ang binasa ko sa inyo, mga kapatid, sa pananampalataya. Allahu Akbar. Kaya nawa, buksan na ng Allah ang ating mga isipan. Maging maingat tayo sa ating mga pagkikipag-transaksyon sa anumang mga financial na bagay. Dahil napaka mapanganib po ang kasalanan na riba. Napakalaking kasalanan na riba. Napaka mortal na kasalanan na riba. Nawa, buksan na ng Allah ang ating mga isipan.